So, ito yung aking negosyo. Alam ba, negosyo ko ay hukay-hukay. Tapos, ang laman nito, mga basahan. Saan ko siya dinideliver? Dinideliver ko siya sa bakery. Kung saan, ginagamit nila ito pampunas ng plancha. Kung hindi ako nagkakamali ha, kasi nakapagtrabaho ako sa bakery. At ako ay helper. Tagalinis ako ng plancha. Yung pinaglalagyan ng pandesal. Pinapasok ko yun sa lutuan. Then, ito, nagkaroon ako na ano, nakapag-deliver ako ng dalawang sa akong damit na hukay-hukay, tapos mga damit ko yun, and then, binenta ko sa kanila, kumita ako ng halagang, gano'n nga ba yun, na-vlog ko na yun eh, pero hindi ko nalimot ko na, so, pwede nyo naman pong balikan yung na-vlog ko, kung magkano yung, ano ko. So, kasi, pag bibili ka ng hukay-hukay sa palengke, 35 kilos at saka 45 kilos, meron silang 500 plus. Yung 45 kilos, 500 plus yun, ginagamit lang siyang basahan. O kaya ginagamit lang siya, pampuna sa bakery, yung mga plancha. Tapos, yung iba naman, basahan na ginagawa talagang doormat. So, pakita ko yun sa inyo naman ng aking ano. Mga damit-damit yan. So, yung mga damit-damit yan, ginagawa lang yung basahan, doormat, gunugupit siya as tali. Tapos, yung dulo sa dulo, ginagawa siyang ekes. Ano, yung may tusok, yung araw. Tapos, duksong-dukso. Tapos, ginagawang ano, meron nung guide na pako na madami. Kwadrado siya. O kaya naman to, automatic ng basahan talaga. Ginagamit na sa bakery. Tapos dito yung aking ginagawang negosyo. Tapos ako nag-deliver sa bakery. Ako nagsusupply. So, yun lang naman and for the vlog. Tapos yung mga luma kong damit, kapag nasuot ko na siya, o yan, na-video ko na siya. Tapos pag alam ko yung damit ay medyo mabana sa akin. May mga damit talaga ako na sinasabi ko sa pagbablog ko, masarap suotin. Totoo naman yun. Pero may mga damit din ako, hindi masarap suotin, makate. Tapos pag na-picturean ko na siya, na-videoan ko na siya, na-vlog ko na siya, minsan ano, hindi ko na siya talaga sinusuot kasi ano, hindi ako komportable sa bahay. May anak mahirap ako, tapos pamilya namin mahirap, pero yung balat ko napaka maselan sa kati kasi yung mga nabibili kong damit hukay-hukay lang. Then pag hindi talaga cotton, ano, tapos syempre panahon ngayon mabanas, mainit, kapag magsusuot ka ng dikolor, medyo masakit sa mata. Di bali kung puti, tapos yung mga himulmol na mga damit, yun yung makating-makati. So, sa video to, sinasabi ko lang yung hanap buhay ko, pinagkakitaan. So, syempre, gipit tayo sa pera ngayon. Kumari, talagang makapagbayad din tayo ng ating mga bills, mga utang. Kailang bayaran talaga, syempre, pagkain. So, marami kagastusan. So, kahit paano hindi tayo nawawala ng pag-asang magkaroon ng hanap buhay. Kahit mano pa paano, lumalaban din tayo sa panahon ngayon dahil ang hirap umasa sa tao, sa kapwa na mangungutang ka. Tapos pag umutang ka, tatanong sa'yo, bakit ka mangungutang, sa mong gagamitin? So magkakaroon ka pa ng ano, sama ng loob. Tapos yung tao na tulungan mo, na inasahan mo baka makakatulong sa'yo, hindi rin eh. Minsan parang hirap tumulong sa kapwa. Pero iba pa rin si God, kahit pa paano, hindi ako plastic na tao. Naranasan ko na manalangin para makahingi ng tulong sa pambayad ko sa utang ko. Talagang dinig pa rin ng Diyos yun. Although hindi tayo ganoon ka ano, kasi marami na rin akong pangarap na hindi natutupad. Although yung pangarap na yun hanggang doon lang talaga. Minsan nagkakaroon tayo ng hinanakit sa Diyos, ba't yung pugan to, ito yung gustong-gusto ko, hindi mo pinagkakaloob. Tapos minsan hingi ka ng tulong sa kapwa mo, makakarinig ka pa ng masamang mga sinasabi. Talagang dumasa ko sa mga kagibitan, kahirapan. Minsan pat ganun na. So, minsan hindi rin talaga nakakatulong ako pa. Minsan, kung sino pa yung dapat mo lapitan, siya pa yung bibigay sa'yo ng sakit ng kaisipan, emotional, lahat na, madadama mo lahat ng kaya. No? Kaya hindi rin talaga truly na pag may sa tao, tao din yung tutulong sa'yo. Never. So, yun lang naman. Minsan kasi mas maganda pa lang lumapit kay God kasi sa'yo din talaga yung tanging nagbibigay lahat ng bagay na nandito sa lupa, pag-aari niya yun. Kaya yung hininga eh, yung hangin, si nagmamayari noon. Kaya doon ko na-appreciate talaga na napakabuti ng Diyos. Although ako, hindi ko sinasabing perfecto. Ako nga, bilang isang tao, hindi rin ako marunong gumalang sa matatanda. Hindi ako nangungupo. Minsan kasi, mas naging nangungupo lang ako sa alam kung dapat mangupo. Pero minsan, meron din yung mga matatandang mga walang niya talaga. Minsan, hindi mo din talaga dapat igalang talaga kasi nasa kanila, pagiging matanda nila, walang kwenta, yung talagang hindi talaga gagalangin. So, yun lang naman, yung kwento ko na napakahirap
humingi ng tulong pag sa tao talaga na dapat mong lapitan. Minsan, discouraged talaga. So, buti na lang, meron talaga nga, hindi pa rin tayo nagkakaroon ng ganung pag-iisip na sabi ko may tao pa rin talagang dinig ng mga panalangin ko. Minsan yung taong religyoso na inaakala mo yung tutulong sa iyo, yung pa yung magbababa sa iyo na hindi ka pagkakatiwalaan. Kasi naranasan ko yan, minsan akala ko sila yung mga taong yun na kung saan naging tawag dito, naging member pa ako ng isang samahan, tapos yung mga ganun, nagpapasyal sa mga simbahan, tapos nagtuturo ng pipicho, nagtuturo, kumating ng mga tree planting, kumating ng ganun service. Tapos yung pa akala ko yun yung magbibigay sa akin ng bahay, tapos tinanggal ako, mga ganun ba, tapos inakala ko sila yung pagang hindi mo na uulitin, hindi ka na binigyan ng pagkakataon. Akala ko sila yung nasa tamang reliyon na kasi mo mas matindi yung magiging bukang bibig mo na galing ka na dun sa pagkakataong masamang masama yung nagawa mo. Tapos ma-appreciate mo na hindi niyo ako iniwan, tapos yung pala yun na yun ang iwan, tapos nabaliktad yung sitwasyon, lalo ka pang kinawawa, tinapakan, binaba, binaksak, talagang damandama mo yung panlulumo, panghihirap, depression, sakit sa pag-iisip, kawalan ng pag-asa, nakala mo sila yung magtitindig sa'yo para bigyan ka ulit ng pagkakataon, na sila yung bisang, yung bagang, yung baksak na yung mundo, sila yung nagdiin para mawalan ka ng pag-asa. Yun talaga yung na-appreciate ko. Kaya yung time na yun, sabi ko, hindi na ako maniniwala kasi bumalik pa rin, alam mo naman tayo bilang tao, yung sulong ba, pero nakita ko na napakabuti pa rin ni God. Kasi gipit na gipit ako sa pera, pero faith lang, tune in lang talaga sa kanya, kahit na sabi ko hindi na ako bubunta sa mga may santo kasi gusto, hindi na ako makikinig sa mga ganun kasi bumaligtad ka na eh. Bagang nandun ka na nalangin, nagpo-presisyon ka pa, pinapakita mo yung ano, tapos yung pala, yung pinaniniwalaan mo, nakala mo tutulong sa'yo, binaksa ka. Kinawawa ka na, ay, huwag na. So, yun lang yan. And sabi nga, respeto na lang, paano mo i-respeto ng isang mali? Kailangan mo bang igalang yung mali paniniwala na dapat mong igalang, tapos alam mo, naniniwala ka sa kanya, pero hindi eh. Para bang, nandito ka na sa A, nandito ka na sa B, bumalik ka sa B kasi alam mo ito yung magtutulong sa iyo, tapos wala na. So parang andun na ako sa gitna na naghahantay na lang ako ng magki-caring sa iyo, may mag-encourage na may kahit bibigyan namin pag-asa, may na ikaw naman bilang nasa gitna, sige po, andito po ako, akayin niyo po ako, na kaya ko na pong magbago, kaya ko na pong gumawa ng mabuti, kaya ko na pong hindi, kaya ko na pong i-maintain o i-handle yung sarili ko bilang isang taong madaling magalit, lalo sa gamit. Karamihan kasi sa vlog ko, puro gamit eh. Sinasabi ko, napakaselan ko, napakamasinop ko. Kaya ko na pong i-handle yung aking weaknesses, yung aking strengths, yung aking lahat na po. So, kaya ko na pong pakisamahan yung taong hindi ko dapat, yung taong dragon ng pag-uugali, kaya ko na po siyang sakyan, kaya ko nang i-handle yung stress ko, kaya ko nang i-maintain yung tapos yun. So kahit pa paano, papasalamat ako dahil medyo syempre salamat na rin kasi hindi tayo stressful, pero syempre talagang thank you talaga. So lahat ng ito nangyari sa akin, siguro kagustuhan na rin ni God na mawala ako sa trabaho. And saka na-appreciate ko yung totoong pagkakamali ko. Nakita ko na hindi pala ako bagay sa ganun trabaho. So, nakita ko rin na relax na yung isip ko. Kasi nakita ko na ito pala ako. Ito pala yung buhay ko na pinadingin sa akin, pinaramdam sa akin na hindi ka talaga dyan. Hindi ka para dyan. Hindi ka para dito. Kasi meron kang bagay na hahawakan mo na alam kong mag-i-enjoy ka, na pwede ka rin magpuri kay God.
talagang minsan para bang ano eh, yung down na down ka na, kagaya ko hanap buhay ko, minsan meron, minsan wala, yung down na down ka na, na na-experience na wala ka ibang aasahan, nasa baba ka na, na nagdanais kang tumagumpay, ito yung focus mo eh, umibabaw ka, magtagumpay ka, sa lahat ng pagtatagumpay mo, makakalimutan si God. Kasi naranasan ko na, yung baksak na baksak ako, hindi na ako niniwala kay God eh. Hindi na ako niniwala kasi nga, sa dami kong pinagdaanan, sa dami kong hirap, sa dami kong tao din yung nagbabaksak. Kaya minsan pala, pag ikaw mabunga, mabunga na. Pag hindi ka na kayang, ano, hindi ka na kayang abutin, ang gagawin sa'yo, babatuhin ka para malaglag ang bunga mo. Yung time na baksak ako, wala eh. Buti na lang may mga kaibigan din ako na naging bagang ayaw na akong kausapin pero nagtsaga pa rin. Na minsan nga ano eh, yung mukha mo mukhang shoplifter, yung mukha mo hindi maipinta, yung damandama mo na sa sarili mo na walang wala ka na maisuot, basahan na yung damit mo, sapatos mo, yung sapatos mo ano na, madumi. Yung bagang ang tao tumitingin sa panlabas na kaanyuan, sa panlabas na pananamit, sa ang tao tumitingin hindi sa puso. Never ako nakakita ng tao tumingin sa puso. Lahat yan, kahit na maniligo ka, ang titignan yung panlabas. Kaya sabi ko, Lord, nakita mo ba yung puso ko? Kasi ang tagal kong hinahangad yung pangarap ko. Nakita mo ba yung kaya kong ibigay? Kaya kong gamitin yung bibig ko para ilabas ko yung papuri na. Pero, andun eh. Ang sinasabi lang ni God sa akin para sa isip ko, hindi talaga ikaw dyan para dyan, hindi ka talaga para dyan, saan ka talaga? Yung damandama ko na iniwan ako ng asawa ko, para bang hindi na ako nagpuri sa kanya, binaliwala ako na siya, pero naramdaman ko yung ano, yung konsensya na dahil lang sa babae niya, hindi mo na ako kaya sambahin. Nung wala na akong trabaho, ganun na naman ako, bumaksak pa rin ako. Dahil lang sa trabaho, di mo na ako kayang balikan, di mo na ako kayang puruin. Ano ka na, Michael? Mas malala yung bagang pagkakilala mo sa Diyos, na kinilala mo siya, tapos hindi mo siya pinaniniwalaan. Kesa dun sa taong makasalanan, yung taong sobra-sobra yung kasalanan ginawa niya, tapos nagbago siya, nakilala niya. Okay yun eh, yung taong nakakilala ka na, tapos tinanggap mo siya, tapos nagkaroon yung mga problema, last hindi mo siya pinaniwalaan, tapos ganun, balik, parang maniwala ka ba, balik ba, yun ang mas mahirap na sitwasyon, ako ganun ako, kung kailan lang ako may matatanggap, saka lang ako mabuti sa kanya, pero deep inside, hindi pala ako yung tunay na taong tapat para sa kanya, kaya siguro, nakita ko yung kawalang galang ko din pala, kasi the more na tinuruan ka ng magulang mo mag-bless, mangupo sa nakakatanda, magandang biyaya bilang isang taong Pilipino na marunong kang rumespeto, gumalang sa matatanda. Hindi lang sa matanda, kahit na ikaw ay yung sa kababaihan na lang, ang dami kong sobrang pagkakamali. Tapos, ang problema nun, marami silang mga video na napapanood sa akin, hindi daw ako mabuting tao. Sabi, yung bagang kinikwento ko, kwento lang naman yun. Tapos, ano ba, hindi ba magbabago yung tao sa kwentong sinabi niya totoo? Yun na ba yun? Paniniwala mo? Eh di bumunta po kayo sa babae yan, dali niyo po yung picture ko, tapos hanap po kayo ng ebidensya na ako ay ng babae, tapos hanapin niyo po yung babae na nagalaw ko. Siyempre, magsasalita ba yung mga yun? Siyempre, hindi naman. Kwento nga lang, experience nga lang na yun talaga ako. May talaga ako kumanta. So, hindi ko naman tinatanggi na bumubunta ako dun. Siyempre, nakaraan na yun. So, maganda ikwento yung nakaraan. Kaya mga kinikwento para hindi nagyayin ng iba. Tapos, yun ang pinaniwalaan. So, yun naman. Then, sabi ko nga, tao nga. Minsan, tao din talaga yung bumabaksak sa kapwa-tao. Parang Pilipino, sa Pilipino din yung nakikita mo sa abroad, ang nagsisiraan, kapwa-Pilipino din. Marami akong kwentong ganyan. Kahit nga, ano, mayroon din akong, ano. Kaya minsan yung, ano, pag-Pilipino, pag nasa abroad, naging supervisor na, tigre na, dragon na. Ganun talaga. So, sabi ko, ano din eh, minsan, akala mo yun ang tutulong sa'yo. Hindi rin. Kahit nga sa magkakapatid, iba-iba na ugali. So, dito lang, sinasabi ko na naghahanap buhay din tayo. Kahit papaano, naranasan kong
gutom na gutom, tapos minsan okay lang naman, and then nakakaraos pa rin, sabi ko thank you pa rin kahit papaano. So yun lang yan, Paul Dabdag is your story. Sabihin nyo ito yung masamang comment o mabuti, wala pong pinagkaiba yung pabot ko sa mayroon channel. Bye, kikita din tayo sa mali sa paraan. So yun nga, comment masamang comment, mabuti, wala pong pinagkaiba yung pabot ko sa mayroon channel. Bye.